Right, mga pagpalang hapon po sa ating mga tebaklig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po'y dinig sa badwang panig ng mundo. So good morning, good afternoon, good evening as the case may be. Lalong-lalo po dyan sa ating mga kamag-anakan, kaibigan, at syempre mga kababayan na dyan sa Estados Unidos, lalo na sa East Coast, ganyan rin po sa Las Vegas, sila Miss Susan Marlene and Leon Grant, dyan sa si Maria Metcalf, matiin ko na rin, si Dennis Gray, ang kailang Master Diamond dyan, ng Forever Health Products Philippines, ano, dyan sa Las Vegas. At syempre si Miles and Marites, so take it easy. At syempre po dito sa atin, sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na po sa ating mga kababayan at kapatidang Muslim. Assalamu alaikum. Naku, hindi ko pwedeng dibatiin ang nasa Australia, si Kahen Ni Papel. Yan na rin sa Qatar, si Miss Agatha, Krista Dalire. At syempre, yung iba pa nating mga kaibigan sa LA, si Annette, my best friend, dyan sa Burbank. At ang aking anak, Marla Grace, I hope you're okay. Nandiyan naman yata siya sa Las Vegas. Okay, hindi na natin patatagalin pa kasi last week tayo po ay napapasyal. At nakita natin, with my own naked eye, ano po ang papano ginagawa or papano nagtatanim ang ating mga kababayan para lumago ang kanilang mga plantation. So na, tayo po'y naimbitahan dyan sa Sultan Kudarat kung saan may pinakita sa akin papaano yung mga bong, yung kanyang tanim ng banana, no? Anong binibigyan ng siguro hindi lang tulong na ano ba yan, para lumago at ito ay mamulaklak at saka talagang masarap ang magiging prutas. Meron pa po silang teknolohiya na may drone na kung ano bang ibig sabihin niya. Yung drone na yun, dala-dala niya ang fertilizer para isabog dun sa mga leaves. Napaka-intricate po pala nun, no? Hindi ganun kadali magpalaki ng banana. Dahil kailangan green talaga yung leaves niya. At kasi po ito ay ginagawa or ini-export na ng may-ari sa iba't ibang panig ng mundo. I think China and Japan. So siguro, tunghayan na natin yung aking naging competition. Makapanayam natin si Mr. Mar Ulangkaya. Siya po ang CEO and President of MAM Ventures Agricultural Incorporation dyan sa Sultan Kudarat. So if you're ready, let's roll it. Please. We're here at Palimbang. Ito po ang plantation. Banana, coconut, at saka lahat. Ilang hectares ito? Yan si Sir. Sir Mar, ilan po ang bilang ng ating hektarya? As of now is nasa yung plant about yung planted or planted natin is nasa 50 hectare. Na so, banana. Kung natin, target natin is 250 hectare, ma'am. 250 hectares. Now is, mayroon tayong 50 hectare na ongoing ang planting na ngayon sa isa kabilang sa area. Sa kabilang area. Ito pong dinadaanan natin. Nasa 15 hectares. 15 hectares. Harvest for this coming November. November na. November. Mm-hmm. And then, puro ano po ito? Banana. Banana. May coconut din ba? Yes. Parang kaya ang dami. Bago ang lahat, ma'am. Yes. Patiin ko muna si... Yes, sino po? Binabati ko ng magandang umaga ang aking putiing gobernador na si Dato Teng Bangudarato Piet. Opo. At saka mga kaalyado niya. Opo. At Mayor. Isa doon is of course the Mayor of Honorable Mayor of Palimbang. Opo. Kuya Junaim Kapina. At saka mga kaalyado niya, saka Vice Mayor ng Palimbang, Kuya Amir Pangansayan. Binabati ko po kayo lahat ng magandang umaga. Alright. So, ang ating mga kawani at opisyal ng DLGI ay
ano po? Kasama DNR. Na po. DNR. Head ng fire. Fire. Police. MP. Mm-hmm. Binabati ko po sila lahat ng magandang umaga. Alright. Ayun po, tayo dumadaan ngayon sa 15 hectare plantation. At tuloy-tuloy na ang pag-harvest. We can't wait na makita at maka-harvest tayo ng banana by November. And then ulitin ko po, pag naka-harvest po tayo, Sir Mar, ano po yung mga balakin yung panggawin after the harvest? At siyempre, expansion ng area ko. Yung target ko na 250 hectares, kailangan may tuloy-tuloy para makuha ko yung target ko na 250 hectares na nakalagay sa ECC ko. ECC, ano po? Kung target po yan, ano ang, what are we talking about? Anong time frame? More or less, by next year? Month of October, November, mag-start na ako ng expansion ko doon sa 50 hectares. Actually, may clearing na ako doon. Clear na. Approved na. At yung mga niyog doon, pinagdumba ko na para magawa na ako ng design. Kasi ang gawa ng design yan is Uniproti Philippine. Ayun. Kapartner niyo po sila. Kami lang mag-layout, pero ang design, gumagawa talaga ng design yan is yung Uniproti. Opo. Matagal niyo. Partner is Uniproti Philippine. Mukhang matagal niyo na po ba silang partner at talagang tested? Actually, mga nag-start kami ng partner is 2020. Early 2020. At saka nakapag-export na po kayo. Hindi pa. First time ito, ma'am. First time. First venture. Itong November, ma'am. First time pa itong November na harvest namin. Mm-hmm. Na itong first harvest namin, jay na pa. Jay na pa kami. Okay, kasunod pala ang Japan. Kasi classification niya, cluster A, cluster B, and Hans. Mm-hmm. Hans tawag. Mm-hmm. So, pag cluster A, cluster B yan. Ano yan? Shrimp? Yeah. So, bakit ako nakikita? Kailangan ko rin ba't sakaling natulungan tayo. Ni Secretary. Malaki ilan po yung sukat? Yeah. Ilang sukat siya? Mga 1 hectare? Nasa hanggang doon. Hanggang dulo? Ikaw, 5,000 square meter. Kaya, sir. Kaya. 5 to 6,000 square meter. Shrimp naman. Shrimp. Bakit shrimp? Kasi ang shrimp kasi, may exit kasi na dagat dito. Okay. Pwedeng pababa, pwedeng pataas. Nagtaas ang dagat, papasok. Okay. Ang low tide. Dagat, lumalabas. High tide, low tide. High tide, okay. Low tide. Kasi kailangan mo na sa stream. May salt yan, may water. Reservoir. Water, yeah. Okay, so high tide siya, okay then. Oo. And low tide. Maglabas. Maglabas naman. So madali ba mo mag-maintain? Wala tayo ng parang X-A para sa doon. Kung kailangan natin pa papasukin, open tayo. Kung close natin, i-close natin. Parado. Hindi makapasok. Madali ba mag-maintain ng shrimp? Poultry. Sensitive din, pero kung matyaga ka. Opo. Ano po yung nakikita natin? Let's say madami ka ng shrimp. Saan naman natin yan i- Sa labas din. Dito sa atin o sa ibang bansa? Pwede sa labas, pwede sa local. Ayun, local. Pero, mas maganda sa labas kasi mahal. Market. Oo. Market, oo. Kasi yan ang narinig ko ngayon sa Maynila, ang lakas-lakas ng shrimp. Mahal yan. So, kailan naman po ang plano? After sa harvest. Implementing ko dito sa 250 hectares to. Okay, yan naman. Fish farm. So, mayroon pagpasabay na. Sabay-sabay. No, but at least, alam natin. Yun nga. Yeah. Kailangan kasi dahan-dahan. Pero, shrimp, another, talagang ang daming demand. Yes, ang dami. Kailangan mo rin ng maraming makina dyan. Water at neto, gaya ng ganoon. Dahil sa umiikot yan, di pwede na 24/7. Yan, 24 hours, mamamatay yung shrimp. Yung shrimp. Oh. Ang lalaki nga, nakita ko. Yan, shrimp. So, ang tawag dyan, shrimp poultry. Secretary Piñol, talagang, susulong ang bayan dahil iba-iba ang products ni Sir Mar. Yes, possible talaga ang shrimp dito, ma'am. Oo. Ibig sabihin, quality control, syempre, kayo yung pwedeng makapag-produce ng masarap na shrimp. Yes, po. Ayan, isa yan sa pipe. Yan po ang drone. Engineer. Saan si engineer? Engineer. Ano po? Paki-expound. Ano po ibig sabihin itong drone natin? Ito yung drone, ma'am, na pang ginagamit na pang control ng sigatoka para sa dahon ng kaging natin. Sigatoka. Ibig sabihin pang protekta? Protekta ng kapit na dahon. Hindi para magkaroon ng virus. Parang mga pindos ng dahon. Maalis. Kasi nakita natin kanina,
So nag-i-spray siya. Yes, nag-load ito ngayon, mag-load ng chemical. Ah, lo-load. Pero nakapag-spray na siya kanina. Oh, doon sa dulo. Sabon ng dulo. So ngayon, lo-load siya para yun naman ang kanyang i-spray dito. Gagawin niya 10 liters. Pwede lumapit. Pwede sa gabi yan, ma'am. Ah, sa gabi. Pwede sa gabi. May ilaw. Pwede lumapit. Pwede. Pwede naman po. Uy, baka kagatin ako na to. Ayan. Ano, engineer, Mr. Mar? Paki-explain ulit. Engineer. So again, ito, naglo-load po ngayon kasalukuyan. Yes, ma'am. Para sa panibagong pag-spray. Doon naman sa ibang hindi pa. Hindi pa tapos. Patapos. So, 10 liters ang capacity niya. 10 liters? When you say 10 liters, ano po? Buong ilan ang masasprayan na plantation? Hindi pa lahat. Dali isang bicep ito eh. Bicep. So every, anong frequency po yan? Every day? Every 7 days, seven, interval week, natin. Interval. Hindi pwede mas frequent po. Hindi. Kailangan, may recommendation kami sa Uniprote, yung bayan ng kumpanya. Pag yun ang maganda yung dahon mo, 7 days interval. Pero pag medyo pangit yung dahon mo, maraming sakit, mag-shorten ka. Mas maraming beses mag-spray. So, halimbawa, kung maganda talaga yung kuan mo, pwede pataasan ng araw ng pag-spray mo. Halimbawa, maging 10 days, pwede rin. Depende sa recommendation nila. Mm-hmm. So ngayon, so far, maganda ang ang result. Green leaf talaga. Yes, ma'am. So nakaka-isang linggo na tayo. Uulitin ulit to sa next cycle week. Cycle number, na kami, 13. Ilan po ang cycle dapat? Dapat 50... Nasa 13 na kayo. 52 cycles na in 1 year. So, nag-start kami ng kuan lang, August. At ayun, so 13 cycles pa kami. Parang madami-dami pa, no? So, 52. Hanggang December, continuous yan. Next year, continuous. So, requirement ng Unifruity yan para talagang maging, healthy. Maganda yung plantation natin. Magkano po halaga niyan, Sir Mar? Siya, tawagin natin. Ang isa? Ang isang yung ganda, 7,000 plus. Ito na po yung matatawag. Ito yung second, ma'am. At saka mga kaalyado niya. Opo. At Mayor. Isa doon is, of course, the Mayor of, Honorable Mayor of Palimbang, Kuya Junaim Capina. Capina. At saka mga kaalyado niya. Mm-hmm. Saka Vice Mayor ng Palimbang, Kuya Amir Pangansayan. Binabati ko po kayo lahat ng magandang umaga. Right. So, ang ating mga kawani at opisyal ng DLG ay ano po? DNR. DNR. Head ng fire. Fire. Police. PNP. Mm-hmm. Binabati ko po sila lahat ng magandang umaga. Alright. Ayun po, tayo dumadaan ngayon sa 15 hectare plantation. Yes, tuloy tayo dyan. At tuloy-tuloy na ang pag-harvest. We can't wait na makita at maka-harvest tayo ng banana by November. Yes. And then ulitin ko po, pag naka-harvest po tayo, Sir Mar, ano po yung mga balakin yung panggawin after the harvest? Siyempre, expansion ng area ko. Yung target ko na 250 hectares, kailangan may tuloy-tuloy para makuha ko yung target ko na 250 hectares na nakalagay sa ECC ko. ECC, ano po? Yeah. Mga ano po ang, kung target po yan, ano ang, what are we talking about? Anong time frame? More or less, by next year? Month of October, November, mag-start na ako ng expansion ko doon sa 50 hectares. Actually, may clearing na ako doon. Clear na. Approved na. At, yung mga niyog doon, pinagdumba ko na para magawa na ako ng design. Kasi ang gawa ng design yan is Uniprote Philippines. Ayun, kapartner niyo po sila. Kami lang magle-layout, pero ang design, kumagawa talaga ng design yan is Uniprote. Opo, matagal niyo. Partner is Uniprote Philippines. Mukhang matagal niyo na po ba silang partner at talagang tested? Actually, mga nag-start kami ng partner is 2020, early 2020. At saka nakapag-export na po kayo. Hindi pa, first time ito, ma'am. First time, first venture. Itong November, ma'am, first time pa itong November na harvest namin, na itong first harvest namin, yay na pa.
China pa kasi. Okay. Nasunod pala ang Japan. Kasi classification niya, cluster A, cluster B, and enhanced. Mm-hmm. Hans Pawang. Mm-hmm. So, pag cluster A ka, is Japan. Japan naman. Hindi naman magalito yung mga parang nakakatakot. Yeah. Okay. Okay then, i-edit naman natin. The thing is, gusto natin establish po kasi, go ahead. Si, na area, ma'am, yes. Para makita mo rin. Okay. At makunan mo ng video. Alright. Okay. Naagan ng banana siya. Ang mga. Ito na yung boy. Sinatawakan, sinatawak mo. Ginalagyan na nila. Mm. Pakita ko lang yung buong banana habang wala pa yung irrigation. Nakaon niya, no? Hindi. Sini ko makita. Antayin natin yung irrigation. Sige. Sige, mag-mark mo na lang para makita niyan. Okay, patayin ka muna. Engineer. Okay, engineer. Ray. Okay, kayo po ang nangangalaga. Supermart, ano pong ibig sabihin? Siguro, umpisahan natin, ma'am, bakit po tinawag na Ma'am Supermart? Ma'am is, Mirya, Amar, Ami, and Mar. Anak niyo po yan? All right. Named after her children. And then, ilan po sukat ng Supermart? Ito is nasa 800 ito. 800 square meters. Ito sa kasama ang bodega niya, nasa 1,000. Ayan, may tinda na pala eh. Bukas mo, Warren. Bukas mo. Ito yung bihira. Saan ang bihira? So, ano-ano po ang ating, siyempre, pag sinabing Supermart, Miriam, ano-ano po ang ating i-offer dito ng paninda? Ako lahat. Lahat na. Dito na po. Mm-mm. Meron pang healthcare, may pagkain, may textile garments, and then appliance somehow. Ano, very soon. Yeah, and then, siyempre, pagkain. Yes. Oo. Merong siguro karne, baboy, mga chicken, dry goods. Ayan, may healthcare. Okay. Tsaka cologne. Yung opisina po i-open? Kung sino opisina? Ayan, kumpleto na pala eh. Ito yung ikaw tayo tapos mag-display. Hindi, bale. Ano mo siya pala? Ayan, may diaper din para sa mga bata. Ito, para sa detergent. That's okay. Mag-display? Sure. Nag-uumpisa pa lang eh. Shampoo, army. Ayan. Iba-ibang rack ito. Pero, meron tayong, siyempre, somehow, pagka ang isang pumunta sa supermart, may mga gustong quick, ano ba yan, pagkain. Opo. Meron ba tayo sa, kumbaga, pagdating sa counter, nandun na rin yung chicken, may kanin. Meron po. Mm. Meron fast food, ang tawag. Kasi magugutom din sila, kaka-shopping. So, ayun. So, you will, yan. You will offer that. Yes po. Parang ano katulad? Ito na po yung mga adult diaper. Kompleto, may pambata, meron pang adult, and then may stock room, ang laki ng stock room pala. Ang stock room is, dito ang stock room. Mm-hmm. Wow. Or stock room. Julie Bar. Ito yung 800 square meters. Grocery, okay. Mga freezer. Ayan. Grocery. Tingatan okay. Mm-hmm. Mo. So, this will be filled by mga frozen, freezer. Hindi, nasa kabilang. Kabilang na yan. Ah, okay, pagkain. Yung hardware sa kabilang mo? Iba pa yun. Oo, dry goods at saka hardware. May sariling administration office. Siyempre. Oo, monitored. Oo, kasi alam mo, very particular kayo dapat dyan dahil may mga shop.
shoplifter center niya. Magkano ito? Okay lang. At least eh, naka-in-place na. So, monitored ng inyong admin ang mga papasok na customer. Nakita po natin kung gaano kahigpit din ang siguro ipapatupad na seguridad nitong nagtayo ng supermart. Ano? Siya po ang butihing may bahay ni Sir Mar Olangkaya. Bukod na ito ay si Sir Mar ay siyang magsasaka at may banana plantation na ating napakita earlier. Ito namang kanyang wife ay hindi rin titigil na makapagtrabaho. Alam niyo, tulungan sila. Doon ko nakita na talagang unity. Masyado silang nagtutulungan mag-asawa, buong pamilya ay involved. In fact, yung anak na isa na si Amir ay siya rin ang taga-purchases. At siguro yung dalawa na named after their children yung kanilang supermart. Kaya Mom Supermart, ano? And from the name of the wife or the owner, Miss Miriam, then si Amir at si Amar, at sila ay nagtutulungan, nakita ko na lahat ay malasakit. So ang sarap makita na itong buong isang pamilya ay talagang nakatutok sa kanilang business. So yun din yung gusto natin ipaalam sa ating mga tagapakinig, no? Buong pamilya kayo ay siguro delineation of functions, sino ang para sa purchasing, sino ang quality control at sino ang malaga sa seguridad. Nakita po yung camera nila, no? Ang kukuha napakita natin a little bit earlier, napakarami, 32 cameras. Kasi nga po, gusto nilang makita na or maipa bigyan ng assurance ang kanilang mga mamimili pag dumating sa kanilang supermarket ay ito ay tiyak na safe pati ang kanilang mga pinamili. Pag park pa lang sa parking pa lang, nakikita mo na kung sino-sino yung mga darating. At meron silang provision for mga senior citizens like us. Siyempre, pagka mga daan ng kailangan hindi tayo madadapa, ayan, make sure nila na yan ay in place para comfortable ang mga mamimili. So yan po yung Mom Supermarket kung saan ni general merchandise. Halos lahat ay makikita mo. May appliance daw at siguro mga kitchenware, mga luto, ang luto at ganyan rin pag fast food. Siyempre pagka ikaw ay namimili, nauhaw ka na, napagod, gusto mo nang uminom, hindi na rin din quick fix ng mga pagkain, hot dog o bun o mga siguro iba't iba pang uling knickknacks na pwedeng kainin agad-agad. Alam mo, ang ganda-ganda po ng kanilang lugar. Kasi ito lang nakita kong, hindi ko lang napakita, no? Ito lang nakita kong supermarket. Ang katapat ay beach. Nako, meron palang ganun. Kitang-kita mo yung lawak ng resort. At ito ay very refreshing pag ikaw ay galing sa supermarket. Ang tanawin niyo makikita agad-agad ay ang kalawakan, ang linis ng kanilang tubig, crystal clear, dahil po ay nakapag-tampisaw kahit papano, no, sa kanilang beach. At yun nga, ito lang yung supermart na matatawag natin. Ang kaharap ay very panoramic ng beach. Ako, kaya siguro sana ay makarating din kayo anytime soon, no? Dahil maluwag na ngayon ang biyahe. Ang Philippine Airlines ay maayos ang kanyang servisyo, so tayo nakarating na maayos dyan. At syempre, salamat dahil safe. At nakapanayan natin si Secretary Piñol sa isa namang lugar, no, sa Davao. Kaya nga tayo nagpapakita nitong farm ni Mr. Mar Olangkaya kasi ito po yung ilo-loan niya. He wants to secure a loan for expansion. Kasi hindi na po ganun kasimple rin nakita niya yung equipment na kanilang pinakita natin. Meron silang drone, meron silang mga patubig at heavy equipment at magdaragdag pa. So, yun po ang kanilang goal na makakuha sila ng another, siguro some 100 million loan kung maaari through Mindanao Development Authority kay Secretary Manny Piñol na siyang chairman ng Mindanao Development Authority. At ito ay with ang partnership with Development Bank
of the Philippines. So malaman natin mamaya pag nakapaniyam natin kung hindi siya, kung available siya lang yung pag nasa farm si Sir Mar, malaman natin sa kanya ano namang loan o anong composition itong loan at bakit siya naglo-loan, no? Mas madali niya masabi. Because everyone listening right now, those who have farm, those who want to expand, actually, ang daming programa ng MINDA, Mindanao Development Authority. Pero tanongin natin kay Sir Mar sa ating pagbabalik kung paano niya a-applyan itong loan na sinasabi. Meanwhile, we have to pause. We need to pause for Philippine Standard Time is 3:30 in the afternoon. Si Ms. Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Magbabalik ko muli ang ating programang Sulo na Bayan. Gusto ko lang bigyan ng tribute somehow itong ating mukhang piling kaisa-isang First Lady President kung natatawag. Ano? Siya po ay napaka-smart, napaka-talino dahil hindi ganito kasimple. Muling engineer dito ba? Sa hanay ng lalaki ng araw, growing up, pag sinabing engineer, akala ko, karamihan ay puro lalaki. Yung pala, meron din sa ating kasarian, sa female gender. No? So siya po si Miss Maria Cleofas, na kung saan siya ang piling pangulo ng WEPS. Ano po yan? Women Engineers Preneur Society, Engineerpreneur, business din, ano? Instead ng entrepreneur, ito, Engineerpreneur Society Inc. Naku, may malaki-malaki yata po silang matatawag na gathering. Kailan ba yan? Sa November pa naman, ano, siguro mahihiling natin makausap siya para maintindihan natin ang klase yung convention na yan para kanino. But very briefly, ito ay Women Engineerpreneur Society Inc. WEPS. It will be holding its first national convention on November 30. Diyan ko sa Manila Grand Opera Hotel sa Santa Cruz, Manila. Ating hotel. Ang team nila ay Women Technopreneurs, Resiliency in these Challenging Times. Talaga naman challenging, di po ba? Ikaw mo yung mga engineer ngayon, tapos hindi ka naman ang kasimple makakuha ng revenue dahil na lahat ay na-challenge at dumadaan sa pandemya. Pero ito sila, tuloy-tuloy. No? So this event will be presented both in actually in virtual setup. Yan mo ay magmumula sa from 9 a.m. to 6 p.m. So this year's gathering of women engineers and entrepreneurs shall also come from all over the country and from overseas with technical lectures and seminars. Ang kabilang sa seminar ng gagawin ay itong tungkol sa water quality and wastewater treatment strategies. Napakahalaga po ng ating water treatment. At syempre kasama na rin ang climate change mitigation and adaptation. Yun na rin ang international trade and importation at yun na rin international purchasing and logistics at susunod ay techno, internet, digital marketing. So, aabangan natin yan. Ano? Gusto natin maintindihan kung paano tayo makakasali. Dahil syempre po, yan ay kabilang ang ating hanay. Ikaw, Ms. Tetep, dyan sa Manila International Airport Authority. Napakataas na ng kanyang position dyan, Tetep. Mag-ingat ka and thank you for reminding me. But I'm back here in Manila. So last week ko kasi yung furniture na footage sa Sultan Kudarat nang tayo magkaroon ng panahon. Makapanayam din si Secretary Pinyol of Mindanao Development Authority. So, but I'm back here. So, mag-ingat ka kasi engineer po ang pinag-usapan. Baka, syempre, iba nating mga hanay. Baka itong ating kaibigan si Ben Samiento sa Cavite. Ang engineer po ang talagang tututukan natin for November 30. Women Empowerment. So, baka meron gusto somehow idagdag, ano? Dahil gusto natin tayo ay mabigyan ng boses. In other words, ano pa ang masasabi? Hindi, syempre, women empowered men. Di po ba? So, mukhang nag-text sa atin itong isa nating kasamahan. Nasa hearing daw po. Okay, no problem. Iba natin mga kawani at opisyal ay nagkakaroon ng sunod-sunod na panibilig
pagdinig, ano, actually sa Senate. So, siguro yung mga budget hearing ay kailangan nilang i-defensa. Ito po yung panahon ng pag-defensa sa kanila budget sa lokal na pamahalaan. And talk about lokal na pamahalaan, sana ay makasagot sa ating tawag itong si Kapitan Joey Vidalion. Siya po ay nahihirapan yata. Mayroon siyang problema tungkol sa right of way. So, antabayan na natin kung siya ay makakatawag sa atin. But hello, hello din po sa aking komandre, Tess Roque. Siya po ang Corporate Communications Chief ng Filipino-Chinese General Club of the Philippines led by its chairman, Dr. James D. At napakarami po ng pinutulungan ng Chinese Gen. Ano? So, kaya rin po ay mag-ingat dahil alam natin na mga frontliner, hindi naman po ganun kasimpleng humarap sa kanilang mga pasyente. So, ating dasal na lagi sila ay protektado rin. Ano po. At nakikinig rin ang ating federation, biggest confederation of Filipino farmers. Kasi nga po, usapin natin kanina itong kusa, pagsasaka sa farm. So, sila po ay nakatunghay. So, ano man po yung inyo rin ilalapit, we're encouraging you na ilapit siyaan kung ano man na loan na matatawag o kung gusto nyo humiram o makapag-secure ng amount na kakailangan nyo sa pag-expand ng inyong mga farm, inyong sakahan. Ito na po yung pagkakataon kasi ang dami pong program ng ating Mindanao Development Authority led by its chairman, Secretary Manny Pinol. Kaya lang, mukhang nag-resign na siya kanina. Dahil tatakbo po yata siya, may malaking siyang tumakbo ng mataas na posisyon. Ano? But then again, hindi naman po mahihinto yung pagtulong. Siyempre, yan naman si Secretary Pinol kahit siya ay nahirang ng ibang posisyon. Dati po kasi siya ay kalihim ng pang-agrikultura, Secretary of Agriculture yan, from 2016 hanggang 2019. At ito na nga, siya naman ay nalipat sa Mindanao Development Authority. So kahit naman po wala siya sa matatawag nating pwesto ng yan, ay hindi naman siya pwedeng hindi tutulong at titigil na tumulong sa ating mga hihilingin sa kanya. Kasi nakatutok po sa kanya yon. Sabi niya sa pagtakbo niya ngayon, ang tututukan niya ay agrikultura. Alam niyo po ba, pag agrikultura talaga ang tinutukan natin, hindi po tayo magugutong. Sabihin ko na sa inyo, kasi talagang may pagkain. There will be food security, di po ba? Kasi mga tanim yan mga pagkain yan, mga organic. At ayan, nakita nyo yung banana plantation ni Mr. Mar Olangkaya. Napakalaki ng kanyang ROI dyan. Kasi siya lang isa sa mga napiling mag-export. Nakapasa siya. Ika nga, dun sa quality standards ng Japan. Napakahirap pong pumasa doon. Pero naipasa niya. Kasi nga masusi at create up. Siya yung siguro matatawag nating very careful sa pag-raise ng banana, no? Pag-anim, konting bulati siguro in one area, biglang papaalis mo na yan. Malinis, malinis. Nakita ko yung kanyang sakahan ay napaka malinis at siya ay matatawag nating very cautious. Hindi bara-bara ikang ano kasi merong sinusunod na pamantayan dahil may quality control na po ang gusto ng bansang Hapon. Medyo magkamali ka lang sa lasa ay hindi na nila tatanggapin. Nakatikim po tayo ng isang beses ng tanim nila at napakasarap. Kakaiba talaga only in the Philippines. Pero laman-laman ko later sabi ay reject yan. Hindi nga tinanggap ng Japan. Ha? Ang ganitong klase, hindi pa nila tinanggap, eh super sadap na at maayos at malinis at diretso at maganda ang kwalidad. Hindi. Meron pa rin silang pamantayan. At yun, masasabi natin, sinusunod to the letter, ika nga, Mr. Mar Olangkaya. Para naman, hindi siya matigil sa pag-export. Siya nang siya ang laging kukunan. Although meron din po siya mga kalaban na somehow nag-export din. But at least, yun sa kanya malaking chunk or malaking piece of the pie sa kanya kinukuha. Dahil believe
nabilib sa kanya ang bansang Hapon. Alright? And syempre, gusto natin na batiin yung ating mga nakikinig dyan sa iba't ibang provincial stations natin. Nagkaroon tayo ng opportunity na nasa Gensan tayo ng isang linggo, last week actually, mag-meet ko po yung aming station manager ng Gensan, si June Mendoza. Hello, hello! At salang like kung lalo na dyan dun sa Davao, batiin ko rin ang ating DYQC-FM 106.7 station manager Romel Marcado. Hello po. At yun rin ang ating Davao provincial station DXQM-FM 98.7 Randy Kilos. At yun rin sa Dagupan, DWQT-FM 89.3 Orly Navarro. At syempre sa Iloilo ang ating DYQN-FM 89.5 si Ellen Haroda. Diyan naman po sa bandang CDO Cagayan de Oro sa DXQR FM 93.5 si Miss G Apiag. G Apiag. Hello po dyan. At kayo naman sa Naga ang ating DWQJ FM 95.1 si Ismael Maligat. Siya po ang OIC. At sa Legazpi naman, sa DWQA FM 92.3, Ronnie Barron. Hello, hello po. Sa Palawan naman, DWQP FM 94.3, si Miss Melita Nangit. Siyempre, kanina si June Mendoza, dyan lang po sa DXQS FM 98.3 sa Gensan. Napaka sarap pong makita sila lahat. Actually, hindi ko naman nahabol lahat. Ano? But, hopefully, ay ma-meet natin, makapanin natin dahil iba-iba rin po ang local radio stations natin doon. No? Siyempre, kung sino yung mga nasa turf o nasa area of responsibility nila, ayun naman ang kanilang pinagsisundihan din. Kaya lang, makita natin ang Gensan, napaka-unlad na po, nagulat tayo. Hindi na siya matatawag na probinsya eh. City na din. Gensan City. Napaka-modernized. At ang ganda-ganda po ng mga farm-to-market roads. Eh, yun po yung gusto sana ilapit sa atin. Ano? Nakontakt na ba, Ms. Rashid? Itong si engineer, actually si Kapitan Joey Vidalion ng Cavite, may malaki siyang or kaunting problema. Pero malaki na rin yun dahil right of way ang pinag-uusapan. At ito ay gusto nyo mabigyan ng pansin o tuon ng ating mga lokal na halaan kung ito ay mabibigyan siya. Alam niyo po ang right of way, napaka-impactated halaga po yan. Yung kayo nga po ay katulad ng sakahan na aking na dalaw sa Sultan Kudarat. Kung yung inyong mga harvest, kung inyong mga tanim at lahat ng pangnegosyo ay dadaan sa mga kalye o lansangan na rough road, matatagalan po tayo makarating sa ating pupuntahan, di po ba? Eh ako, first time ako nagsakay road trip talaga. Ang bilis! Kasi ang galing, ang ganda po ng mga dinaan ng kalye. Yung masyadong pothole at ito ay siguro yun ay inuna ng lokal na pamahalaan, ekotibo ng lokal pamahalaan nila. Yung kanina na sinabanggit ni Sir Mar Olangkaya, si Governor ay Mangunda Dato, inayos niya ang mga daanan nang sa gayon umunlad yung pong lugar. Yun yung tinatawag na farm to market road. Pag yan ay hindi maayos, then hindi po kayo makakapag-deliver ng mga tanim o harvest. At ito hindi makarating sa paroonan on time. Eh, siyempre po, napaka-precise ng mga oras o panahon. At pag yan hindi na deliver on time, natural, baka sa iba na lang kumuha yung inyong mga buyers o inyong clients. Kasi ang tagal niyong deliver. So, importante po na katulad ng siguro sinagawa ni Secretary Manny Piñol nung siya ay nakaupo as Secretary for Agriculture, yan ay binigyan niya ng pansin at nakapagpagawa ng maraming farm-to-market roads. Nung sa gayon, yung negosyo sa lugar na yun ay humabong, maging masigla. Kaya susulong ang bayan, di po ba? Kaya yun ang ating dasal para kay Secretary Manny Piñol na yan ay talagang masabi natin landmark yan ang tututukan niya, agrikultura. Kasi siya mismo ay magsasaka. Kaya alam na alam niya kung ang mga dinadanas na hirap
napasakit. Sabi nila, magtanim ay bibiro, maghapong nakakiyoko. Tama po yan, nakita ko yan last week. Nakita ko lahat yung mga sasaka doon. 24-7, sabi mo, palit-palit sila. So, ang kanilang harvest, ito na November, excited po ang bawat isa sa kanila. Nung sa ngayon ay maitinda na nila at mapera na. Dahil syempre po, ang tagal po nangyantay itong harvest na to. At hopefully makabalik tayo na makita naman natin paano yan mangiging negosyo. Mababalik yung pagod at hirap mo nung tiranin mo siya na ngayon naman ay harvest time na at ipagtitinda. Hindi na rin makita yung isang yung packing area, no? Kung saan doon naman iaayos pag ito yung na-harvest na syempre lilinisin yung tanim and then paano naman siya ipapackage. So may packing area. Yun po yung mga isa sa mga gustong tutukan na ni Mr. Mar o lang kaya na makapag secure ng loan kasi kulang po ang kanyang gamit at saka makinarya, mga heavy equipment. Nang sa gayon, kung ito ay makapag-loan, hindi na lang silang pambili ng mga equipment. Hindi na sila magre-renta. For now, nagre-renta pa sila at medyo yun nga ang magiging problema, nagagastosan sila ng husto. Unlike kung sila mismo ay bibili na ng kanilang equipment, malaking bagay na makatipid na sila, hindi na sila para magrenta. So, ang dami po palang matatawag natin na mga expenses. As always, di po ba? Bago ka naman talaga makapag-negosyo. Pero in-assure po tayo nung tayo ay makapanayam natin si Secretary Pinyol na ito ay i-follow up niya at i-recommend niya strongly na makakuha ng loan si Sir Mar Olangkaya. Meron din po tayo mga naging kasamang apat na cooperative member po ng cooperative development of the Philippines na CDA. Registered po silang co-ops din sa lugar, sa Davao naman, na kung saan gusto rin nilang makasecure ng loan dahil nga napakarami ng kanilang proyekto. Kaya hindi ko po maisip bakit merong nagugutom dahil napakalawak na makita po natin itong pag-road trip natin itong last week. Kung gaano kalawak ang sakahan, ang lupain, ekta-ektarya, mismong sila po. I think Governor Teng Mangundadat of Mindanao was quoted as saying, ang dami pong nakatiwangwang pang lupain na kung saan pwedeng ito ay magamit at makapagsaka. So, hindi po tayo kailangan magutom, hindi ko ba? So, ganoon na rin ang pangako ni Secretary John Castriones. Siya po ang kalihim ng AGHAM o Secretary of Department of Agrarian Reform na kung saan ang ganda-ganda-ganda po ang kanyang nabanggit dito sa ating programa na kung saan bibigyan po kayo ng lupain yung mga talagang poorest of the poor na walang kakayahan, pagkakalooban ng Department of Agrarian Reform ng lupain. Siguro 5,000 square meters o siguro kalahati ng 1 hectare. Lahat po kayo ay magkakaroon. At mula doon, syempre, magtatanim na kayo kung ano man yung gusto nyo itanim. Or, hindi lang pagtanim. Hindi lang mga tanim ng prutas o gulay. Pwede rin po kayo mag-set up ng iba't ibang poultry. Meron pong bangus poultry. Meron na pala niyan. Merong shrimp poultry. O lahat po yan ay pwede nyo umpisahan. Kasi nandyan po yung grupo naman ng Department of Agriculture para tulungan kayo. Paano rin kayong makaka-set up ng iba't ibang poultry. So again, doon po natin makita na pakayaman. We're so endowed, we're so gifted, we're so blessed with so much lahat ng natural resources, lahat ng pagkain. Dito nga lang masarap sa atin ang mangga, banana. Pumunta ka sa ibang bansa, siyempre iba yung lasa. Only in the Philippines, yung masarap. Kasi nga po, napaka-blessed natin, nakapagpapala na pinagkaloob sa atin. Kung meron tayong mga ganyang pagkain, at napakayabong yung ating lupain, arable. Tatandaanan ko, parang itusok mo lang isang
Siguro kangkong tutubo na eh. Ay, nakita nyo naman bansang Israel, wala nga silang lupa dati. Oh, talagang desierto. And yet, nakapagpayabong dahil sa teknolohiya. But siguro sa ating pagbabalik next week, malaman nyo naman po kung ano pang ibang loan ang pwede natin ma-secure from MINDA, Mindanao Development Authority, and together with Development Bank of the Philippines para ito ay ano, maipamigay at maihaya natin sa the ends of the earth na lahat ay maka-avail. Alright? This has been our very blessed episode and I thank you for joining me. Until tomorrow sa ating namang Sulong Mindanao sa Kaali. Makabala naman ang ating co-host dyan. Malalaman natin ang kaganapan din, ano? Medyo nakakagulat. Puro mga dadatoy na rinig natin. Magkakaaway, magkakaibigan, magkakamag-anak, and yet magkakalaban pala. Abangan ko yan bukas. Mamuli si Loli Rivera Acostas. I will say, keep God first, first, first in every area of your life. So we will direct our path. God bless everyone. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.